And this fish eats crustaceans and lobsters and shrimps, and he uses to defend himself by these teeth. Look at that, how sharp they are. Can you come closer? Ito yung kanyang ngipin, and on the, it also has here. Ang mouth fish ay matatagpuan sa Mediterranean Sea. We also have in Japan. I'm not sure in the Philippines if we have it. Ito, kung hindi nyo itatanong, ang lasa ng mga fish ay parang lobster. So, kung ano kanyang itsura, pero sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Kasi napakasarap ng mga fish. Hindi ito nawawala sa menu kasi ito yung ating best seller dito sa ating restaurant. And today, I'm gonna show you how to fillet this beautiful creature. Now, we will cut it from here. Parang minumulahin yung kanyang tail sa kanyang head. So, kailangan matalim yung ating knife. Let the knife do the work. So, itong monkfish, wala siyang masyadong tinik. Meron lang siyang bone sa gitna. So, napakadali niyang ipili. So, nahiwalay natin yung kanyang head. Ito. So, hindi natin siya itatapon kasi pwede tayong gumawa ng iba pang dish sa kanya head. Ay napakalasa niya. Pwede sa soup, pwede iprito. Kaya sabi ko sa inyo, yung kanyang pisngi is the best part of the monkfish. So, sa-set aside lang natin siya. Itong tail, tatanggalin natin yung kanyang skin. Right? Kasi hindi kinakain yung skin. Hubaran natin siya. Okay? Tara natin siya. Ngayon, tatanggalin natin yung kanyang outer membrane. Okay? Kasi, pag hindi natin tinanggal yung outer membrane, mag-shrink siya pag niluto natin siya. Separate natin yung kanyang stomach. Okay? The stomach. Take out the membrane. Ito parang plastic. And hiwain na natin siya. Let's cut into two. Kanyang first. Okay, ito lang yung kanyang bone structure, no? Yung kanyang middle part ng bone. So, kaya mayunin sa side, ipinin na natin yung ating mockfish. Let's cut it into 4 pieces. And then, hatiin pa natin siya para eksakto sa ating serving ng ating dish. So, ganito siya. Okay. Look at the flesh. It's so nice. So, hindi siya edible pag undercooked. Pag naman overcooked, nagiging parang goma. So, kailangan perfect at hindi yung pagluluto sa kanya. Alright?
i-discard natin to kasi hindi natin siya kinakain or hindi natin siya sinasama sa dish. Kaya linisin naman natin yung kanyang head. Dali natin to. Siyempre, tatanggalin natin yung skin. I-discard natin tong skin. So, cut natin tong part na to. So, pwede natin siya gamitin sa soup. So, kapag nagluluto kayo guys, pag gumagawa kayo ng seafood soup, kailangan tinatanggal niyo yung kanyang intestine and kanyang mga mata. Kasi, hindi maganda yung lasa na naipoproduce ito sa soup. Ito yung kanyang pinakamalambot na part. Kasi alam mo yan, pag umunguya, ito yung pinakabising muscle ng fish. Kasi ito yung umunguya sa kanyang mga kinakain. So, it's very tender at super malasa. Ito yung ating first chick. Ito yung pangalawa. And nakuha na natin yung kanyang chicks. Welcome back! As a promise, ngayon, tuturuan ko kayo magluto ng mga fish na pinilay natin kanina. Siyempre ngayon, sasamahan tayo ng aking isang chef na si Alessia. Hi! So, ituturo niya sa atin kung paano lutuin yung mga fish or kung paano namin lutuin ang mga fish dito sa restaurante na Bottega del Porto. Ready, Alessia? Yes! Okay, so let's do this, guys. Facciamo scaldare la padella con l'olio. Adesso mettiamo la rana pescatrice nella padella. Deve cuocere un minuto per ogni lato. Adesso mettiamo una noce di burro. Adesso mettiamo l'aglio, il mostichio e il rosmarino. La rana in una teglia per farla riposare e assorbire tutti i sapori. Intingiamo il pesce nella maionese per far sì che il pistacchio si aderisca meglio. Prendiamo col pistacchio. E poi si mette in forno per 200 gradi per 3 minuti e So while we are baking our fish, ngayon i-prepare natin yung ating side dish. So yung side dish, gagamit tayo ng potato millefoglie. So, i-heat up natin yung isang pan, olive oil, nilagay natin yung ating millefoglie. I'm going to add rosemary. So, gagamit tayo ng tinarumi. Isa itong Sicilian vegetable na matatagpuan dito. And gagawin natin siyang crispy. Pinaluta natin siya ng harina at ipa-fry natin siya. I-deep fry natin siya, okay? Gel di lime. Poi di
So here's our dish at maraming salamat sa panonood sa ating channel today. And thank you so much, Alessia, for helping us to cook our monkfish dish. See you guys soon sa ating susunod na recipe video. Maraming salamat. At don't forget to subscribe to my YouTube channel. Once again, this is Chef Morris. And Alessia. I'll see you guys soon. Happy cooking. Goodbye. Bye.